Are you okay, Margot? Alam ko pong mali yung ginawa ko, Dad. Pero sana, Mami, hindi niyo po sinaktan si Celine. Bakit? Ano ba ang sinumbong sa'yo ng babaeng yun? Wala po siyang sinusumbong sa akin. Masisisi mo ba ako kung gano'n na naging reaksyon ko? Tinakasan mo ang bodyguards mo. Saan nagpunta? I just need some space, kaya niyaya ko pong lumabas si Celine. Kaya sinamahan niya lang po ako. Pinainom ka niya? No, Mami, ako may kasalanan. Walang kasalanan si Celine. Kaya dapat po hindi niyo siya sinaktan. I don't like your tone, Margot. Beatrice, Margot. Pwede pa. Huwag kayong mag-away sa harap ng pagkain. Bakit naman? Eh, wala. Kasi alam mo, kami ni Beatrice noon, naku, kahit ganun yun, yung kung umarte, akala mo alam niya lahat. Oh, magkasangga kami noon. Parang kahit magkaiba kami ng ama. Eh, ganun talaga siguro. Pag sobrang close kayo, una, nag-ahatian pa kayo, nagbibigayan. Pero pag pareho nyo nang gusto yung isang bagay, di ba? Parang ayaw nang pagbigayan. Ganun talaga. Parang kay ano, kay Julio, tsaka kay Celine. So you're just going to walk away? Hindi kita pinalaking bastos. Sit down! Mami, ako po yung may kasalanan. Hindi po si Celine. I don't care! Hindi ka magluloko kung walang nanunulsol sa'yo. At from now on, you are not seeing Celine. You are staying away from her. Mami, bakit naman pinaparusahan si Celine? Ako nga po yung may kasalanan. I said I don't care! Hindi ka naman ganyan dati, Margot! What happened? Sana po inaalam niyo muna kung ano po yung nangyayari. Ako po yung may kasalanan. Ako yung tumakas. Walang ginawang iba si Celine kundi pigilan ako. At pinotektahan lang niya ako. Nagdadalawang isip po kayo sa pagpapalaki sa akin. Sana po alam niyo din na hindi tamang asal yung pinakita niyo kay Celine. She doesn't deserve it. Margot! Margot! Huwag mo akong tatalikuran! Mami, I'm sorry. Ayoko pong sagutin kayo, please. Akala mo ba pinagsasabihan kita dahil gusto ko lang? Kasama mo kagabi si Ethan na kita ni Papa. Margo, alam mo naman na sinabi ni Papa tungkol kay Ethan, di ba? Mami, hindi naman kasi dapat namin sila kasama. Tinawagan sila ni Celine para humingi ng tulong. Tinulungan nila ako, Mami. Di ba dapat po yun yung makita nyo? Ayaw niyo ako makipagkaibigan kay Ethan. Ayaw niyo ako makipagkaibigan. Hindi kita pinagbabawalan makipagkaibigan, pero matuto ka naman sanang pumili. Mami, hindi naman ako nagkakaganito nang dahil sa kanila eh. Nang dahil sa inyo. Ako? Nang dahil sa akin, Margot? Nang dahil sa akin? Mami, pakiramdam ko kasi minsan, I can't live up to your expectations, Mom. Yung isang pagkakamali ko lang, madidisappoint kayo. Si Celine kasi kapag kasama ko si Celine, walang expectations. Pwede akong maging ako. Margo, pwede kang maging ganun pag kasama mo ko. You can be like that with me. Iba yung sinasabi niyo sa nararamdaman ko, Mami. Kaya po sa totoo lang, napapagod po ako maging anak mo. How dare you, Margo? You don't talk! Stop. Tama na. Margo, bakit ka nasulat mo? Ngayon at kailanman, sa bawat araw ang pag-ibig ko sa'yo liyan. Narinig mo kung paano ako sinagot-sagot ni Margo? Can you blame her? Ikaw naman kasi. Huwag mo siyang kakausapin habang mainit ang ulo mo. May punto yung bata, pero hindi ka nakikinig. Siyempre, natural na mag-retaliate yung bata. And she's never answered me this way! Nadala lang ng emosyon si Margot. Yun lang. Ibang-ibang Margot yung nakita ko. Hindi ko siya kilala. Walang magulang na talagang kilalang-kilala ang anak nila. Julio, anong gagawin natin? We can't let Margot go out of control. Talk to her, please. Talk to her. Make her understand. No. Ikaw dapat ang umintindi sa kanya. Kaya siya nagkakaganyan eh. Sinasabi sa'yo, Beatrice, pag may ginawa ka na namang mali, hindi na ako papagitna sa'yo yung dalawa ni Margot.